Hey yo, what's up mga ka doon? Ito na naman ako sa makasaysayang kong video. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng avatar logo. So, umpisa na natin, okay? So, una, ganito lang ang gagawin natin. Kailangan i-download nyo ang background eraser, at ang pixel lab, at ang cartoon photo. So, ang una natin gagawin, pupunta tayo sa cartoon photo. Ayan. Tapos, select natin ang photos. So, dyan nyo pipiliin yung photos na gagamitin nyo, yung photos na gagawin nating cartoons or basta magmumukha siyang avatar. Okay, ito na pili ko. Ayan. So mamimili kayo dito sa baba kung anong gusto nyong klase. Meron tayong Lively, Bloom, Cole, Rich, Lux, Obama, marami pang iba, Flow, Gain. So kung ano yung gusto nyo, kanyari ako dito sa Bloom. Tapos kung medyo napuputlaan pa kayo sa kulay, pwede natin siyang i-edit. Ayan, i-adjust lang natin. Ayan, nakakaroon na siya ng konting buhay. Ang balance-balance. Ayan. Konting brightness. Ayan. Ayan, sa akin okay na yung ganyan. So, sa-save natin ngayon. Okay, so exit na natin. So, pag na-save na natin, punta tayo dito sa background eraser. Ayan, load photo. Tapos hanapin na natin siya. Yung picture na in-edit natin. Saan ba? Cartoon photo. Ito. So yan, mga kadong. So, done lang. Ayan, i-erase na natin yung background. So, ganito lang. So, para mas smooth siya, i-zoom natin siya. I-zoom natin. Ayan. Pag na-zoom na natin, tsaka natin anin yung manual. Yung manual, ayan. Ayan yung magkakat dyan. So, adjust natin yung size kung saan kayo comfortable yung size. Ayan. Kung light yung background, so pwede natin gamitin tong BG color, yung background color. Hindi natin siyang gawin dark para hindi tayo malito. Yan. Yan, gawin natin dark. So, unti-untiin lang natin siya i-cut na gano'n. Yan. Dandahan lang. Hindi natin kailangan madali. Hindi naman tayo nagmamadali. Okay? So, hindi pa sure. Oops, kung nakamali, ito lang pipitin yung araw na pababa. Okay, hindi. Yan, okay, wala na. So, kung gusto niya i-adjust, ito tingnan natin yung zoom. Okay? Yan, hata natin ko ulit. Tapos, manual ulit. Yan. Ganyan lang mga kadang. Para simple. Yan. Oops, medyo mali. Pipitin natin yung araw. Yan. Pinaka-undo natin. Oh, so, bike tayo sa zoom. Takat natin. Ayan. Bike sa manual. Ayan. Ganun lang mga kadon. Ayan. Slowly but surely. Zoom ulit. Okay. Manual. Ayan. Ayan. So, pag hindi natin nakikita kung saan yung linya, pwede natin i-zoom zoom out. Ayan ang pagka-idea kung nasa yung line. Okay. So, ayan. Manual ulit. Okay. Ayan mga kadon. Zoom out ulit. Pagkakaroon natin. Ayan. Medyo konting adjust na tayo. Suwabe. Zoom in. Zoom in. Zoom natin. Ayan. Kita-kita na. Hindi niya. Ayan. Susundan lang natin. Ayan mga kadon. Ayan. Adjust ulit. Ayan. Ops. May mali. Ops. May mali ulit. Ganun lang mga kadon. Kaya mali ko. Pwede niyo siyang i-undo. Ayan. Pupunin lang natin yung shape ng pinaka-head lang talaga. Pinaka natin sasama yung neck. Pupunin natin shape lang ng head. Ayan. Medyo bumpas ang konti. Saba. Ops. Manual. Hindi lang kadali mga kadon. Mapapag-aralan niya. Medyo magusisi lang siya, pero pag nagawa niya na okay siya. Okay. Pati na lang. Oops, mali. Oops, mali. Adjust natin ko natin. Ayan. Ganyan lang kasimple, mga kato. Okay. I-zoom out natin. Tarmatan natin kasi medyo sabog yung part na yun. So, tayo na naman siya natin. Patahan natin siya may kukunin. Medyo ano, pwede natin hindi tayo yung size ng pag-alis natin. Para hindi siya masyadong sumasakot ng space. Pwede naman.
okay lang na kumain ka ng kakunting space dun sa image. Huwag lang yung hindi ka kumain kasi pag meron lang ka sa space, mas pangit siya. Kung nakakain ka kay Fonte, masasabot mo kay Fonte, okay lang. Yeah. Well, okay lang ako doon. Yeah. Yan yung mga ganyan, yung mga space pa. Huwag ganyan. Okay lang na makain natin yung ibang part. Huwag lang yung sobra. Okay, so, okay na lang. Sante ko, kaya. Well, okay, napit na mga ka doon, okay? Kasi yun yung kapag. Gawin yung logo yan. So, gagawin natin ngayon. So, mga konti. Nakayan ng konti yung tracer. Ayan. Ayan. Ganyan lang mga kato. Okay. Sa kabila. Ayan. Dali lang yung mga kato. Basta tsatsagay. Kapag-alala naman. Okay. Basta unahin natin yung outline. Nasundan nyo ba ako mga kato? Sana nasusundan nyo. Tayo-tayo nyo gawin yan. Okay na siya mga ka doon. Nakat na natin siya na maayos. So, pindutin na natin yung check sa taas, yung done. Okay? So, para medyo smooth pa siya ng konti, meron siyang pagpipilian kung gaano ka smooth. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya lang, kinakain niya yung pinaka-image. So, kahit mga number 2 lang, para sakto lang. Ayan. Tapos, save. Ayan, save na siya. So, na-save na natin, finish. So, back na natin. Pupunta naman tayo ngayon sa PixLab. Ayan. Diyan sa PixLab, diyan natin makukuha yung background natin. Okay? So, dito lang sa center. Hanapin natin import. Okay? Picture. Hanapin natin yung eraser. Eraser. So, yun. Yun na siya mga kadon. Ito. So, diyan na natin siya ilalagay. Ayan mga ka doon. X natin. Ayan. Ayan na siya mga ka doon. Ayan. Pwede natin i-adjust yung size niya. Ganyan. Pwede natin lita na konti. Medyo center lang natin siya. Ayan mga ka doon. Ayan na siya. So, yung background dito natin hanapin. Dito sa tabi ng bandang gitna. Ayan. Image. Tapos siya, pipili lang kayo kung anong gusto yung background niya. Ayan. So, yung gusto nyo, yung maganda sa mata nyo, ay na bahala. Ayan. Ano yung magmamatch dun sa kulay. Ayan, maganda. Ayan. Depende sa inyo kung anong klase yung gusto nyo. Kaya, mga kadol. Ganyan lang kasimple. Ayan, pili lang kayo kung gusto nyo. Ayan. Ito lang dyan. Try natin lahat para makita natin. Okay, pili na tayo kung pwede. Ito maganda. Ito. So ayan mga kadon. Siguro mas bagay ito. Ayan. So ito na lang piliin natin. Tapos, punta tayo ngayon dito sa
text. So dyan lang natin ilalagay ang ating name or name ng channel. Yan. So edit. Lagyan na natin yung name. Lagyan natin MacDon TV. Tapos tayo dito sa may sulok na letter para mag-iba yung font niya. Tapos okay. So yan. So pwede natin siyang baguhin yung font niya. Hanapin lang natin dito rin yung font. Tapos pili lang kayo dyan kung anong style ng font na gagamitin. Yan, pili lang kayo. Yan. Ito chunky. Chunk 5. So ito lang chunk para mag-iba. Yan. So yan. Ayan na siya mga ka-don. So kung gusto nyo pa siyang medyo i-curve, hanapin natin. I-curve natin siya. Ito sa curve. Yan. Yun mga ka-don. Ganyan lang kasimple. Adjust lang natin yung sa tingin natin pantay na siya. Ayan. So pwede rin nating baguhin yung kulay. So pero sa akin kasi mas okay na sa akin yung white. Lalagyan na lang natin ng konting outline or shadow. Ayan. Ayan yung black para medyo emphasize siya. Konting adjustment kasi shadow. Sakto lang. Yan. So, yan na mga ka doon. So, save na natin siya. Dito sa may taas. Yan. Save as body. Save as image. So, save to gallery. Ayan na siya mga ka doon. Save na. So, hanapin natin siya. Exit na natin to. Nandito siya sa other albums. Yun. Fix lang. Yun mga ka doon. Okay na siya. So yan, meron na tayong avatar logo. Pwede na natin siyang gamitin sa ating channel. Kahit sa ang mga watermark, pwede na rin siya. So hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. Sana natutunan nyo kung paano gumawa ng avatar logo mga kadon. Hanggang dito na lang ulit. Salamat sa panonood mga kadon.